Sa ula ng pulisya, punit-punit ang suot na pangibaba, nakataas ang damit, may sugat sa leeg, nakadapa at walang buhay nang datnan ng mga otoridad ang isang 22 taong gulang na babae sa masukal na lugar, dakong alauna ng madaling araw, taong 2022. Ang biktima ay kinilalang si Rhea Bejerano Boneo, graduating student at kandidato sa pagka-cum laude sa kursong BS Accountancy sa isang pribadong paaralan. Ano ang nangyari sa kanya? Sino ang nagligpit dito? At ano ang motibo sa nasabing krimen? Si Rhea Bejerano Boneo ay isang masipag, matulungin at matalinong anak, kapatid at kaibigan. Isa siya sa pinakahinahangaan dahil sa kanyang angking ganda at talino. Ang dalagang ito ay 22 anyos pa lamang, ngunit hindi na binibigyan ng alalahanin ang magulang sa pag-aaral dahil siya ay isang scholar, working student at graduating student sa kursong Bachelor's of Science in Accountancy, running for cum laude. Hinahangad ni Rhea ang maganda at maayos na buhay sa pamilya. Kung kaya, gayon na lang ang panghihinayang ng lahat nung bawian siya ng buhay. Alas 5 pasado ng hapon, araw ng Sabado, ay nagpaalam si Rhea sa kanyang mga kaanak na magka-cash out o maglalabas ng pera ng kanyang allowance na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Noong umalis ito, labis-labis ang kaba ng kanyang magulang dahil hindi na ito umano nakabalik. Hindi tumigil sa paghahanap ang mga kaanak ni Rhea, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito nahanap ng buhay. Labis-labis ang paghihinagpis ng buong pamilya noong matagpuan ang walang buhay na katawan ng dalaga sa kakahuyan malapit sa kanilang tirahan. Madaling araw ng June 6, 2022, nang matagpuan ng pamilya ang katawan ng isang babae at positibo itong kinilala na si Rhea. Noong ma-report sa pulis, agad na nagtungo ang mga pulisya sa pinangyarihan ng krimen at tumambad nga sa kanila ang wala ng buhay na biktima. Punit-punit ang suot na pang-itaas na damit ng dalaga habang nakababa na ang pantalon nito nang makita ang nakadapang katawan na pinaniniwala ang ginalaw muna bago iniligpit. May mga sugat din ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang malaking hiwa na nakita sa leeg nito. Hinihinalang inabangan ang biktima ng suspect para maisagawa ang krimen. Ang ginamit sa pagligpit ay hindi nakita ng mga pulisya sa crime scene. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang saksi ang lumutang na positibong nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang nasaksihan. Ayon sa witness, may nakita siyang lalaki nung padaan siya sa gubat na iyon. May hawak itong ita at naliligo umano ito sa dugo. Ayon sa ibang residente ng lugar na iyon, may kaguluhan raw na naganap noong umaga bago maisagawa ang krimen na kinasasangkutan ni Ariel. Lasing na lasing raw kasi ito noong nagkaroon ng maliit na pagtatalo dahil lamang sa temang pag-aasawa. Noong umaga ng ika-anim ng Hunyo, ipinatawag ng pulis ang witness na pinangalan ng si Joshua at ipinakita ang mga larawan na posibleng salarin upang matukoy kung nasa mga larawan bang iyon ang lalaking tinutukoy niya na puno ng dugo at may hawak na ita. Sa pagtingin ni Joshua sa mga larawan, positibo niyang itinuro si Ariel Marbella ang nakita niyang paglabas ng kakahuyan at puno ng dugo na may hawak na ita noong araw na matagpuan ang katawan ni Rhea. Dahil sa positibong pagtukoy ni Joshua kay Ariel, itinuring si Ariel Marbella bilang pangunahing suspect sa pagligpit sa dalagang biktima na si Rhea. Ayon sa pulisya, si Ariel Marbella, 24 anyos, ay may kasong robbery noong taong 2019 kung kaya't may record ito sa kanilang impilan. Hindi na pinalagpas ng pulisya ang pagkakataon at nagtungo na sila sa tahanan ni Ariel. Ngunit nung hanapin na nila ito sa kanyang mga magulang, napag-alaman ng mga pulis na hindi na umuuwi si Ariel sa kanilang tahanan. Kung kaya mas tumibay ang paniniwala nilang si Ariel ang tunay na salarin. Hindi natinag ang pulisya. Ginalugad nila ang buong bayan ng Bakakay upang mahanap ang suspect. May mga nakuha naman silang impormasyon na ang suspect ay nagtatago sa kagubatan
kung kaya ginalugad ng pulisya ang kagubatan sa loob ng 3 araw. At habang naghahanap sila, naglabas na rin ng article ang Bayan ng Bakakay na magbibigay sila ng pabuya kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ng sospek. Nang dahil sa tulong ng mga taong bayan ay natuntun ang pinagtataguan ng sospek sa pangkasa at pagpatay sa Dalagita sa Bakakay Albay. Magtatapos sana ang biktima bilang summa cum laude. Sinabi pa ng pulis na dati nang naaresto ang suspect sa iba pang mga kaso. Ikawalo ng Hunyo, taong 2022, 3 araw matapos ang krimen. Sa tulong ng ilang impormasyon galing sa ilang residente ay nahuli ang suspect na si Ariel Marbella. Ang suspect ay nalambat ng pulisya malapit sa isang ilog sa Purok 7, parehong barangay. Walang pagdadalawang isip na dinala ng mga pulisya sa himpilan ang salarin. Dinala ang suspect sa Bakakay Police Station at doon tinanong patungkol sa krimen. Nakakalungkot isipin na paulit-ulit na itinanggi ng suspect ang krimen na kanyang kinasasangkutan. At noong siyasati ng pulisya kung bakit siya nagtatago sa kakahuyan, ay takot lamang sa pulis ang kanyang naging dahilan. Sa kabilang banda, nung malaman ng pamilya ng biktima ang impormasyon na nahuli na ang salarin sa pagkawala ng kanilang minamahal na si Rhea, agad-agad silang nagtungo sa police station upang makita kung sino ang walang awang sumalbahe sa biktima. Labis-labis ang paghihinagpis, sakit at puot na nararamdaman ng ina ng biktima noong makita ang suspect. Habang nasa himpilan ng pulisya ang suspect na si Ariel, ay paulit-ulit rin siyang tinatanong ng pulisya tungkol sa krimen. Ngunit habang paulit-ulit siyang tinatanong, ay paiba-iba naman ang kanyang binibitawang salaysay. Kung kaya alam na agad ng pulisya na nagsisinungaling ito. Sa kabutihang palad, positibong sinabi ng mga otoridad sa pamilya ng biktima na sapat na ang positibong pagkilala ng witness kay Ariel bilang alas upang kasuhan ang suspect ng salang paggalaw with homicide at makulong pansamantala sa Bakakay Police Station. Habang nakapiit ang suspect, may isang dalagita pa ang pumunta doon upang idiin si Ariel sa isang krimen. Ayon sa dalagita, ay muntik na rin siyang mabiktima ni Ariel. Sa kabutihang palad, ay nakapanlaban siya matapos pukpukin ng matigas na bagay at makatakbo. Sa kasagsagan ng investigasyon, napatunayan ng pulisya na ang kaawa-awang biktima ay nagtamo ng laslas sa leeg at sugat na galing sa punyal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon rin sa otoridad, posibleng inabangan ng suspek ang biktimang si Rhea sa kakahuyan kung saan nangyari ang krimen. At noong makahanap na ito ng tiyempo, ay doon niya sinimulang kunin ng sapilitan at galawin ang biktima. Ang liblib na lugar raw kasi na iyon ay ang dinadaanan ng biktima pa uwi sa kanilang tahanan. Ang suspect na si Ariel Marbella ay kasalukuyang nakapiit sa Bakakay Police Station at humaharap sa iba't ibang kaso, partikular na ang rape with homicide. Ang nakalulungkot, mga ka-brotherhoods, ang suspect ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayang may sala sa korte. Sa kabila nito, nakakalap naman ang pulisya ng matibay na ebidensya sa krimen kung kaya ginagawa nila ang lahat upang pagdusahan ng suspect ang ginawa niya sa kawawang si Rhea Bonneo. Samantala, kasabay ng lakas ng buhos ng ulan ay inihatid na sa huling hantungan ang 22 anyos na graduating student na si Rhea Bonneo. Isinigawa ang misa sa St. Rose of Lima Parish, Bakakay, Albay. At dito na rin dinala sa Heaven's Gate ang kanyang mga labi. Case cleared, subalit hindi pa case closed ang kaso ng graduating student sa Barangay Hindi, Bakakay, Albay. Ayon kay Police Major Irvin Belien, hepe ng Bakakay Municipal Police Station, may mga detalye pa sa krimen na kailangang maimbestigahan. Subalit, giit ni Belien na isolated case ang nangyari. Matagal na panahon na rin umano na may nangyayaring ganitong sensitibong kaso sa bayan. Ang dinanas ni Rhea ay isa sa nagpapakita ng violence against women kung saan meron itong sapat na parusa. Pinaaalalahanan namin ang lahat na huwag nang lumabas ng tahanan kung alam na delikado o mapanganib ang daang tatahakin. Huwag tayong pakampante na umalis mag-isa dahil hindi natin alam kung may panganib na nakaamba.
Maging matapang tayo gaya ng ginawa ng witness na itinuro ang nagkasala at panindigan ang salaysay laban sa salarin. Maging aral sana ito lalo na sa kababaihan upang mas mag-ingat at mas maging mapangmatsyag sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay laging andyan lang matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunahan. Kayo mga kabrotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!